ang experience natin doon is sobrang tagal natin naghihintay sa pumunsod. Sobrang tagal natin naka-queue para lang may kakausap sa atin na customer service. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So today guys, kukompare naman natin yung customer service ng TrueMoney at saka ng Smart Padala. Kung authorized business center na kayo or kung nag-a-apply pa lang kayo, iba ay sometimes ask you to contact Smart Padala customer service. Pero ang experience natin doon is sobrang tagal natin naghihintay sa phone. So sobrang tagal natin naka-queue para lang may kakausap sa atin na customer service. So, diba, ang tagal minsan 45 minutes, 1 hour, or more, lalo na kapag nagkaroon ng system maintenance or down ng Smart Padala, umabot siya minsan ng 2 hours ka maghihintay sa phone na paulit-ulit yung kanta nila, ang jingle nila, na nakakarinde. Pero na-minimize naman na ni Smart Padala yung mga downtime niya ngayon. Starting this year, hindi katulad yung last year na madalas nag-down ng Smart Padala. Kaya nakakainis talaga tumawag sa customer service. So ngayon naman, with TrueMoney, so napakabilis. Siguro magkaroon man ng queue sa telepono or sa pila sa pagtawag sa customer service, wala pang 2 minutes na sasagot na yung tawag. In addition to that, dun sa POS mismo, and I'll show you later, pwede kang may option doon. Kunyari may tanong ka, let's say nag-bills payment ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo next, pwede mo piliin yung option na request a call for a customer service, and immediately siguro mga 2 to 3 siguro pinakamatagal sa experience ko, pinakamatagal 5 minutes may tatawag na sa cellphone ko na customer service ng TrueMoney. So diba, hindi ko na kailangan mag-dial pa, sila na mismo yung tatawag sa akin and saglit lang din ako mag-iintay. Isa pa dun guys, pag nag-request ka ng customer service call sa TrueMoney, send yan ang notification sa'yo, like sa email mo na nag-request ka, and then ito yung turnaround time na tatawagan ka nila, kita-kita na may care ang customer service ng TrueMoney kesa sa Smart Padala. Dun pa lang, nakikita natin na nakaka-attend agad sila sa call natin or sa request natin na call na para masagot yung mga questions natin at like with Smart Padala, ikaw pa yung papahirapan nila para tumawag. Kung may mga nakakainis kayo experience ng pagtawag sa customer service ng Smart Padala, sabihin nyo sa akin, comment down below para pagtawanan natin yung experience natin yan with Smart Padala. If you have questions, please comment that below. Please continue to support me by subscribing to my channel and clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Thank you guys! Thank you for watching! This is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye! We feeling up tonight, doing all